Amen. Dahil ang kaligtasan ko, hindi ko yan sa iyo,
hindi po yun sa organisasyon, hindi po dahil sa magulang mo, sa magulang ko, kundi personal mo po. Kanya-kanya po tayo nakakaalam. Hindi po pwede po sabi pa, hindi ka ligtas. Tayo po is po nakakapagsabi at nakakasubay. Ito na po ay ating paramanuan. Next time po, ibibigay niya ang bawat humihingi natin sa kanya. Okay. So, mali
Inuulit ko, hindi po tayo nagpunta ng church para maligtas. Nakagaya ng iba, ay punta kayo dito sa amin para kayo maligtas. Narito po tayo sa church, nag-church tayo dahil po tayo ay ligtas na. Amen po ba? Amen. That you know that you have eternal life. It's like po, sabi naman sa Corinthians, sa Corinthians 5:1, sabi niya, for we know that if the earthly temple is destroyed, we have a building from God, an eternal house in heaven, not built to be on earth. Sabi ni Pablo, itong katawan lupa natin, tatlong piece kasi, no? Ano ba sa Tagalog yung piece? Tatlong klase ang kaligtasan natin bilang mananampalataya sa Panginoon. Una, nagtinagap natin ang Panginoon, yun yung ilinis, yun yung pinatawad ang ating mga kasalanan mula sa ating pagtawala, na hindi na tayo mahabulan. Paano ba natin mag-i-assure yun? Halimbawa, si, kung alam natin, si, ano, si Robin Padilla, di ba nakulong siya? So nakulong siya, pag ibig sabihin, pag ikaw ay nakulong, hindi ka na makakuha ng KPI. Di ba pagaling sa kasuhan? Pagaling sa kulong. Kaso, ang kanyang kaligtasan o ang kanyang pagpapalamusan ay parol mula sa presidente ni President Ramos. Ibig sabihin, kaya ngayon nakatakbo ang asyadong sila ito. Pag sinasabi paro, ibig sabihin, parang nawala yung record, kapag mawalang sala, yung ginawa mong pagkakaroon. Para ka na isang tunay o natural na mamamayan na nawala. Kung pagkakaroon, di ba kasi gaya sa tulad ng tao nila nung exponding, hindi ka na makakuha KPI, hindi ka na makakagrabaho, ang daming ano, ang daming mga bawal na mawala yung karapatan mong bilang isang pili. Pero pag ikaw ay naparol, babalik mo, kumbaga ibabalik. Ang itawag ko ng peace ng ating kaligtasan ay nawala tayo ng relasyon sa Panginoon. Nawala na tayo ng ugnaya. So nang pinatawag, tinatag natin ang Panginoon, tayo ay parolado na tayo ay iniisip ng Diyos na tayo ay mga anak niya. Napabalik na ang ating relasyon. So ibig sabihin, yung kasalanan mo, yung kasalanan niya, yung kasalanan ko, yung kasalanan ng ating lahat ay nabuhay sa mata ng Panginoon. Yun yung unang peace. Pangalawang peace ng kaligtasan ay tayo ay namumuhay ngayon na tinatawag na kagnanin. Diba? Nagkakasalan ka naman tayo. Yung sabi ng Diyos. Ang kaibahan, pag ikaw ay ligtas na, hindi ka namumuhay sa kasalanan. Halimbawa, kung dati ay madalas ka, oras-oras, minuto-minuto, nagmumura, nang tinagaw ko ang Panginoon, magmumura ka lang pa, naiipit na yung paa. Kung baga, hindi ka na namumuhay. Ang tawag noon, may pagbabago. Pakitapit mo nga sa katabi mo, may pagbabago na sa'yo. May pagbabago na sa'yo. Ibig sabihin, hindi na kung may pagbabago na. Na? So, ibig sabihin, yung katawan natin ngayon, kahit pigtas na tayo, ay vulnerable pa. Ay, may posible pa na ito ay magkakasala. Ang kailangan na ay alam natin maghingi ng tawad at marunong tayo mag-repent. Pangalawang piece ng kaligtasan ay yung katawan mo, yung katawan niya, yung katawan ko ay papalitan ng immortal body pagdating ng Panginoon. Yung sinasabi kong rapture at yung katawan na yun, hindi na magkakasal. At hindi na magkakasal. Kaya magtaka ka, magtawin mo. O kaya magp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 
we have an approaching God. That if we ask anything according to His will, He hear us. Ito yung kailangan. Kung tinanggap ko ng Panginoon, kung tinanggap ka ng Panginoon, kung tinanggap ko ng Panginoon, ang kailangan ay kung tayo'y mananalangin, nadidinig tayo ng Panginoon. Naririnig niya ang iyong pinaing, naririnig niya ang iyong mga dalangin at iyong mga hiling. Ibig sabihin, kapag hindi mo pa tinanggap ang Panginoon, kahit anong sigaw mo, kahit anong prayer mo, kahit anong latigo sa katawan mo, may bibig kapag ito sa Pilipiyan ni Santo, kahit anong dalangin mo, mapupundi yung tuhod mo sa kakalakad ko, sa kiyapo at sa paklaran, magmula sa labas hanggang sa pulpito, hindi ka maririnig dahil hindi ka pa ang okay. Nasabi ko na ito sa prayer namin. Halimbawa, sinabagin sa akin. Okay, si Ate Nancy na lang. Halimbawa, si Ate Nancy, biglang may lalapit sa kanya paglabas niya dyan sa Commonwealth o saan man panginig, sasabihin, Mama, pahingin ng 100. Pahingin ng 100. Bibigyan ba ni Ate Nancy? Tingtawag sa kanya ng Mama. Kita ano? So, ibig sabihin, kahit ikaw, kahit siya, kahit sino sa amin, pag may lumapit at maghingi at hindi natin kilala, sasabihin natin, hindi kita kilala o hindi ka magbibigay. Tama po ba? Tama. Amen. Pero, kung ang anak ni Ate Nancy, halimbawa, si Vincent ay kung lalapit sa kanya, Mama, tayinig mo ng 100, tayinig mo ng 100, ang anak bibigyan na niya. Pag may pera daw. Oo naman! Bakit? Siyempre anak. Anak. Tama ba? Amen. Kahit kaano ka kasama na magkulang, pag ang anak mo magsabi, sabi ng Biblia, sabi ni Jesus Christ, maghingi, Mama, Papa, tutong na po ako, bibilhan mo na anong burger na big na. Hamburger ba? Big. Yung ano, yung pati niya, ganyan yung kakapal? Big. Eh, ganito kakapal niya natin sa pagkasama niya? Oo nga. Oo, nagulat ako nang kumain ako. Sabi ko, oh, bigger, wala namang rice dito. Sabi ko, wala namang rice. Sabi niya, hindi lang ako. Hamburger lang ako. Yung nakasayos ko. Pagkain ko, halos ko pa lang ako. Kasi yung kapalamba. Hindi ka kaya dito lang ako. Anipis. Ayun ko ba? Pareho na ng pangalan. Hamburger. Ibig ko sabihin, pag ang anak ko, ang anak niya, ang papawin ko, o sinong ka ba? Pag anak ko, pag nagbubuto, pag nagingi ang pagkain, bibigyan mo. Tama ba? Man. Dahil anak niya. Wala na naman magkaiba sa Panginoon. Sinabi niya dito sa kanyang salita, sa verse 14, we have the confidence that if we ask anything, sabi diyan, anything, hindi sinabi diyan one thing, kundi anything. According to speak, may karakter lang, according to speak. Meron kasi bagay na mga hindi natin sa Panginoon na hindi na hindi na tao na isang hindi natin kailangan. Yung tinatawag na wants, hindi needs. So, kagaya ng preaching, di ba? Ang kailangan mo ng sapatos, nagbili ka ng Lamborghini. Nagbili ka ng Mustang. Nagbili ka ng Ferrari. Di ba? Ang binibigay ng Diyos, sabi nito, according to His will, pero kung kamayari mo na talaga yung musta, hindi na. Kailangan mo ng, ano, yung
Kailangan mo ba ng talino? Kailangan mo ba kumasa sa pag-aaral? Kailangan mo ba mag-isura ang lawi? Kailangan mo ba ng kumasa sa trabaho? Kung anong ibigin mo na kung ay tanubay ng Diyos ay ibibigay niya sa kaadaptan. Pakalapit sa katabi mo, sabi mo, ibibigay niya sa kaadaptan. Bibigay sa takdang panahon. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat po, Lord. Thank you, Abba, Father. Thank you.
din pag umiyak ang bata. Wala doon ang nanay sa bahay. Matugunan ba yung pangalayan ng bata? O kasi sabi, nagsabi na natin yung malaki. Nagsabi, mama, tutunan ako. Wala doon yung mama, wala doon yung tatay. Magpupusugin ba yung bata? Matugunan ba yung pangalayan niya? Hindi, bakit? Wala yung kanyang nanay. Okay, may na naman yung kating kwento. Nandyan yung nanay, katabi niya, umiyak ang bata. O kaya, malaki ng bata sabi, Mama, Papa, gutom na ako, kakain ako. Matutugunan ba? Matutugunan. Mama, bakit? Dahil narinig siya. Amen. Eh, sabihin, pag narinig, siyempre, ibinibigay yung pangangailangan. Pag hindi naririnig, ano magagawa niya? Hindi na naririnig. So, sinabi sa inyo dito, yung out of condition, dahil naririnig kayo ng Diyos, naririnig kayo ng Diyos, naririnig siya ng Diyos, naririnig ako ng Diyos, ibig sabihin, matutunan ang ating mga pangangailangan at ang ating mga pananalangin ay masasabi. Amen? So sinabi nito, does the verse God will answer our request? Yes, He will. Does the verse answer? Yes. Okay, next slide po. He hear us, whatever we ask. Did we know that we have the request? Will we ask from Him? And in Matthew 7:7, ask and it shall be given to you. Seek and you will find. Not and it will be open to you, for everyone who asks, receive, and the one who is seeks, finds, and to the one who knocks, it will be open. Sabi din dito, sa lahat ng mga ito ay bubuksan. Alam mo, bubuksan yung hindi kumakata. Ang tanong ko, kumakata na tayo sa Panginoon. Ang lahat ng mga naghahanap ay makakasumpo. Naghahanap mo ba tayo? Ay lahat daw ng naghihingi ay makakatapag. Naghihingi na ba tayo sa Panginoon? Sabihin, makakatapag tayo sa Panginoon. Matthew 6:33, sabi dito, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ang tanong, andyan na, nag-pray na tayo, naghihingi na tayo, ibibigay ng Panginoon dahil narinig tayo ang tanong dito, sinisip ba natin yung kingdom ng Panginoon? Oo naman, pag-insult ako, nag-aakin ako, nagbabasa ako, nalalagay ako. Ang Panginoon, doon ang pagkinatanong, your righteousness ba? Hinahanap ba natin yung righteousness ng Lord? Ay, hindi pa siguro. Ay, baka nagsisiguro natin yun. Pero kung okay naman, nang mabuhay ka ayon sa kabanalan ng Diyos, next slide po. Kung bakit pinag-aaralan natin yung assurance of salvation? Dahil, baka magsabi si Satanas sa iyo, so what? Ano ba yun kung ligtas ka? So ano ba yun? Kung pupunta ka sa langit, maaaring magsabi yung kapitbahay mo, kapag-anak mo, eh ano ba yun kung ligtas ka? So what? Hindi ko magsabi mo. Ligtas na ba ako? So sinasabi, nilalagay ko ito, facts versus feelings. Minsan yung feelings natin, yung pakiramdam natin, ay, nagkasala ako, yata ako mapupunta sa langit. Ay, hindi yata tutugunin yung hinihingi ko. Ay, hindi ko yata makakamtan yung pangarap. Yun yung feeling. No? Ano ba yung katotohanan? Yung facts. Ang facts na sasabi ng Panginoon na kung anong ihingin mo at nagabdan mo natin, nagabdan mo Panginoon, ganun yan sa iba. Okay, give another example. Yung mga LGBTQ, sino yung LGBTQ? Ginagamit ko ito. Ang facts, isinilang sila ng lalaki o kaya babae na may-ari ng isang babae o may-ari ng isang lalaki. Yun yung facts, tama? Ibig sabihin, o
Kung meron kang batuta, ikaw ay lalaki. Kung meron ka naman bupya, manipaktor, ikaw ay babae. Yan yung facts. Dapat hindi ka mag-realize sa feelings. Bakit? Pag tinanong mo sila, pakiranda mo kasi may puso akong babae. Pakiranda mo lang yun. Pakiranda mo ako ay macho. Pakiranda mo lang. Dapat, we will not rely, you will not rely, I will not rely on feelings. Dahil ang feelings kasi, yung pakiramdam ng pababayaan. Ngayon masaya ka, bukas pakalawa malungkot ka na. Ngayon pakiramdam mo marami kang pera, bukas pakalawa pakiramdam mo marami ka ng utang. Ngayon pakiramdam mo marami kang utang, bukas pakalawa, noong na araw, wala ka ng utang. Ngayon pakiramdam mo, hirap ka na magkatakay, wala kang sasakyan. Bukas pakalawa may sasakyan, kami utang ka na may kutsipag, o ano hinihingi mo sa Panginoon. Yun yung pero ang facts, hindi yan nagbabago. Yung katotohanan, yung reality. Edit nyo? Ang reality, ang facts, ang Biblia nagsabi na ikaw, siya, ako na tumanggap sa Panginoon, ay meron ng kaligtasan at lahat tayo ay pupunta sa lahat. Yun yung facts. Amen. Ang feeling, sinasabi ng Bibolyo, sa taiga mo, mapupunta ka ng laki, ang hirap-hirap mo. Mapupunta ka sabihin mo, in Jesus' name, lumayo ka sa tarap. Ayun yung mga feelings. Ang facts, sabi ng Biblia, lalahanin mo dahil ikaw ay anak ng Diyos ay makakamtan. Okay, next slide po. What are the facts of your salvation? Ito yung mga facts kung bakit sigurado tayo magpunta sa langit at makakasama tayo sa rapture. Una, have you accepted Jesus Christ as your personal for yourself? Or do you accept Jesus Christ personally for yourself? Hindi dapat kung magpagino. Nasabi mo na pagkakamagintas. Pangalawa, has your attitude towards sin changed? Nagbago na ba ang attitude mo? Yung kabalik mo sa kasalanan? Sasabi mo ay hindi mo gagawin na. Kasalanan na yan. O sabi ka pa, eh gusto ko yan. Bahal ko pa yan. Ibig sabihin, hindi mo ba talaga okay? Pangatlo, do you have love in your heart for the family of God? May pag-ibig ka ba sa pamilya ng Diyos sa bawat Kristiyano? Meron ka na bang babae mo at nagkasakit si sister? Ano ba sakit si sister? Ipagkakalala ng Lord. Meron ka bang ganun haba? Meron ka bang ganun pag-ibig? Ay, ano ba? Kailangan, ano? May problema. Ipagkakalala. Ay, mag-pray mo na tayo. Meron ka ba ganun ang babae? Ibig sabihin, ikaw ay ang babae. Pero kung wala ka pang babae, pakialam ko, hindi ka naman kilala niya. Mahal ko, ay ibig sabihin, hindi ka pa ang babae. Para ha? Do you have a desire to keep God's word? May desire ka ba na mabasahin ang salita ng Diyos at isusunod pa na bago ng kapag-ibig? May desire ka ba? Yun yung mga palatandaan. Hindi ko naman sinasabi na yung hindi ka tulad ko lang sa isa na wala ka lang ito. Amen ko ba? Amen. Okay. Ay, bakit yung pagkuha ko? Wala ka lang sa mga. Lahat tayo. Okay. Ang akarawan na lang ang maligtas ako. May desire ba tayo na nagpabasa ng salita ng Diyos? Amen. Hindi naman compulsory yun. Optional lang yung tawag lang ng dahil ang kitapos na pupunta na. Ibalik na sa pinila lang. Okay? Do you want to be with the people of God? Gusto mo ba ang makasama? Ang kapwa Kristiyano, gusto mong kasama ng mga bata? Gusto mong kasama yung mga kasama? O gusto mo kasama yung mga tatlo kasi ba? Diba, alam mo natin yung ano, si Marisol, na friend mo.
yung mahilig magsusul. Na, ay, tama na tayo sa sin. Mesa, may kumain pa rin si Maritis. Yung mahilig sa chismis. Meron pa rin palang kasama na si kumain mo na si Maripusa. Ilan rin si Maripusa? Sino? Ha? Hindi. Hindi. Si Maripusa yung mahilig magpust ka. Mahilig magpust. Dahil hindi ko nagpust ka. Kaya napakawa yun. Hindi ko pust ka. Gusto ko lang yun. Okay? So yun ba yung mga kumari mo? Si Maripusa, si Maripis, si Marisol, o yung mga anak ng Diyos? Ay, i-review ko yung mga hindi pa naman sinabi, pero ay, i-review na yung yun ko yung sabi. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Do you believe God's way is the best? Naniniwala ka ba na nagpalataya at nabaka ang paraan ng Diyos ay yung pinakadabes? Ang kasabutan ng Diyos sa panalangin mo yung pinakadabes kaysa mga binago. Okay? Tayo yung panalangin. Kapatid, kausapin natin ng Panginoon. 2 to 3 minutes. Masalamat kami ng Panginoon. Kung ang bilhin niyo, magsasabi sa iyo, ay hindi ka papagunta na natin, ay review na ni Jesus. Kung magsasabi ang demonyo sa iyo, ay hindi ka na makaahaw sa utang mo. Hindi ka na makaahaw sa pag-irap, i-review mo in Jesus' name, baka kaahaw ako. Baka kabayan ako. Kung sinasabi ng demonyo, hindi ka na makaahaw sa sakit, karamdaman mo. Hindi ka na nagaling sa sakit mo. In Jesus' name, gagaling ako. Dahil ka na makaahaw. Kung sinasabi ng demonyo sa iyo ay hindi na babago sa Diyos mo o ang trabaho mo hindi na mapagsubok o ang maghihirap sa pwede mo hindi na maitin, inibig mo in Jesus' name. Kaya ko ay tataas, ako ay mapagbubok, tataas ang sa mo, tataas ang Diyos mo, kung magkakasalat ng Diyos mo, ay review in Jesus' name. Okay, sabi na tayo ng salamat po, Lord, maging aming kalagayan, Lord, sa anong next thing na namin ang namin ng Panginoon Diyos in Jesus. Bigyan niyo rin po ng karama ng Panginoon Diyos. Ano po inyong mga ang sinang salamat sa kanilang katalingan. Thank you, Lord, na matanggan ang gawa namin, Panginoon, in Jesus' name, para ito po sa inyo natin ang pagbalain, pagbuan, pasurcher, in Jesus' name. At unabigyan ang wisdom, maalit sa pasto po sa kanya. Lord, in Jesus' name, may pasurcher dito lumago, Panginoon, in Jesus' name. Salamat po, Abba Father, Lord, ang buwan, 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 sa mga panindan, in Jesus' name. Pagkaisa ninyo sa isa body of Christ, Panginoon. Pagkaisa ninyo sa isang pananampalataya na doon, Lord, ang pag-ibigan, pagmamahalan, pagkaintindihan in Jesus' name. At pagkaisa, salamat sa mga pinanaw sa iyo. Magbalain niyo rin, Lord, na marami mag-support sa akin, magpadala, magpalipad, mag-member, Lord, sa iyo. Lord, thank you na mabasa ko na, Lord, yung ay magbalik ninyo. Lord, hindi man na ito, Panginoon. Mga receive mo na, Lord, yung empire. Yung pain, Lord, patala agad in His name at makagradyo ng mga nangyitad. Tapos na, Lord, magpahan mo sa iyo in His name. Salamat po, Abba Father. Staying, maging Panginoon. So, this ka na nito, umintis ako dito, Lord, the will be done, Panginoon. Salamat po sa mga galingan, magsipin. Panginoon, thank you for the healing completely. Lord, in Jesus' name, touch, Lord, yung body, Panginoon, ang aming. Lord, patuloy maging healthy anak si Diyos. Thank you, Panginoon, sa mga pag-iingat niyo. Jesus. Yes, we love you.
Jesus. Amen.